Magmasid, magsaliksik, at magdiskubre sa science. Magandang araw, mga bata! Ang mga konsepto na dapat mong matutuhan tungkol sa pagbabagong anyo ng solid patungong liquid ang dapat nating malinang sa araw na ito. Ako si Teacher Bridget, ang makakasama ninyo sa masayang aralin na ito. Halina at manood sa Puerto Princesa Dream TV! Ang ating most essential learning competency describe changes in materials based on the effect of the temperature, solid to liquid. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Una, natutukoy ang mga bagay na natutunaw sa apoy o init ng araw. Ikalawa, nailalarawan ang pagbabagong anyo ng solid patungong liquid. Ikatlo, napapangkat ang mga solid na bagay na natutunaw sa apoy at init ng araw. Balikan natin ang iyong nakalipas na aralin, ang mga katangian ng liquid at gas. Katangian ng liquid. Ito ay nalalasahan. May kakayahang dumaloy. Ito ay walang saktong hugis, may lasa, pero hindi lahat ng liquid ay pwedeng tikman dahil ang ilan sa mga ito ay mapanganib sa ating kalusugan. Katangian ng gas. Hindi nahahawakan at nakikita, ngunit nararamdaman natin ito. Nakakakuha ng espasyo o space at may kakayahang isiksik ang kanilang sarili sa loob ng isang lalagyan. Ngayong alam nyo na ang ating nakalipas na aralin, ihanda ang ballpen at papel at tinamang dagdagan ang inyong kaalaman sa pagsubok na ito. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, anong pagbabagong anyo ang nangyayari sa bagay tulad ng yelo kapag ito ay inilagay sa mainit? A. Liquid patungong solid. B. Liquid patungong gas. C. Solid patungong liquid. D. Solid patungong gas. Ang tamang sagot ay titik C. Ikalawang bilang. Ang candy at Crayola ay mga halimbawa ng solid. Ano ang maaaring mangyari kung ito ay isasalang sa apoy o ilalagay sa may mataas na temperatura? A. Titigas ito. B. Magbubuo-buo ito. C. Unti-unting matutunaw. D. Maglalaho ito. Ang tamang sagot ay titik C. Nakuha mo! Ikatlo, nakita mo ang iyong nanay na naglagay ng malaking mantikilya sa kawaling nakasalang sa apoy. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa mantikilya? A. Mawawala ito na parang bula. B. Walang mangyayari sa mantikilya. C. Titigas ito. D. Matutunaw ito. Ang tamang sagot ay D. Tumpas!
pop. Ika-apat. May kinalaman ba ang init ng araw sa pagbabagong anyo ng mga bagay? A. Opo. Dadami ito dahil sa init ng araw. B. Opo. Mawawala ito dahil sa init ng araw. C. Opo. Maaaring mag-iba ang anyo nito dahil sa init ng araw. D. Hindi po. Walang kinalaman ng init sa pagbabagong anyo ng isang bagay. Ang tamang sagot ay C. Mahusay! Ika-5. Alin sa sumusunod ang tamang pangkat ng mga bagay na maaaring magbago ang anyo na solid patungong liquid? A. Bato, krayola, at lapis. B. Bato, ice cream, at krayola. C. Ice cream, krayola, at lapis. D. Ice cream, yelo, at tsokolate. Ang tamang sagot ay D. Mahusay! Ilan ang inyong naging kabuuang puntos, mga bata? Binabati kita kung ikaw ay nakakuha ng mataas na puntos. Kung mababa naman ang iyong nakuha, muling balikan ang paksa upang mas maintindihan mo pa ang aralin. Tara, halina't dagdagan ang iyong kaalaman sa ating bagong aralin. Nakikilala mo ba ang mga bagay na ito? Masasabi mo ba ang katangian ng mga bagay na ito? Alam mo ba na ang mga solid, liquid at gas ay nagbabago ng anyo kapag naiinitan? Isinasalang sa apoy o nagbabago ang temperatura ng mga ito? Ito ay maaaring magbagong anyo kapag ito ay aalisin o ilalagay sa mainit. Mga bata, ano kaya ang mangyayari kapag pinainitan ang yelo sa kalan? Ang init na nanggagaling sa kalan ay nagiging sanhi ng pag-iiba ng yelo. Ang yelo na natunaw ay naging tubig dahil sa taas ng temperatura na nanggagaling sa apoy. Tulad na lamang ng krayola at mantikilya, kapag inilagay mo ito sa ilalim ng sikat ng araw, unti-unti itong matutunaw at mag-iibang anyo. Ang pagbabagong anyo na ito ay tinatawag nating melting o anyong solid patungong liquid. Ano ang mangyayari sa mga bagay na nasa larawan kapag ito ay naiinitan o nahahanginan? Sorbetes. Magaling! Ito ay matutunaw dahil sa hangin. Mantikilya. Mahusay! Ito ay matutunaw dahil sa init ng apoy. Malinaw na ba sa inyo ang ating aralin? Sikapin nating gawin ang susunod na pagsasanay. Handa ka na ba? Tukuyin ang sumusunod kung ito ba ay natutunaw sa apoy o sa araw. Isulat ang tamang sagot sa iyong notebook o sagutang papel. Una, candy. Natutunaw sa init ng araw. Ikalawa, plastic. Natutunaw sa apoy.
Ikatlo, ice candy. Natutunaw sa init ng araw. Ikaapat, bakal. Natutunaw sa apoy. Ikalima, yelo sa loob ng pitsel. Natutunaw sa init ng araw. Ngayon naman, bilangin na ninyo ang iyong mga tamang sagot. Ilan ang naging puntos? Kung nakakuha ka ng 5 puntos, mahusay! Kung hindi ka naman nakakuha ng perpektong sagot, ayos lang yan. Sa mga susunod na gawain, mas pagbutihin mo ang pagsagot sa mga katanungan. Ngayon, dumako na tayo sa isa pang pagsasanay. Handa ka na ba? Sabihin ang salitang apoy kung ang bagay ay natutunaw sa apoy. At salitang hindi kung ang bagay ay hindi natutunaw sa apoy. Mantikilya. Ang tamang sagot ay apoy. Kandila. Ang tamang sagot ay apoy. Candy. Ang tamang sagot ay hindi. Chocolate. Ang tamang sagot ay apoy. Baso. Ang tamang sagot ay hindi. Mahusay mga bata, ang inyong ipinakita sa gawaing ito ay napakagaling. Ngayon naman, bilangin ninyo ang inyong mga tamang sagot. Ilan ang inyong naging puntos? Kung nakakuha ka ng 5 puntos, mahusay! Kung hindi ka naman nakakuha ng perpektong sagot, ayos lang yan. Sa mga susunod na gawain, mas pagbutihin mo ang pagsagot sa mga katanungan. Tandaan mga bata, ang mga solid patungong liquid ay nagbabago ng anyo kapag naiinitan, nahahanginan, isinasalang sa apoy o nagbabago ang temperatura ng mga ito. Ang pagbabagong anyo na ito ay tinatawag nating melting o anyong solid patungong liquid. Sabihin ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa sumusunod ang tamang pangkat ng mga bagay na maaaring magbago ng anyo ng solid patungong liquid? A. Bato, Crayola, at lapis. B. Bato, ice cream, at Crayola. C. Ice cream, Crayola, at lapis. D. Ice cream, yellow, at chocolate. Ang tamang sagot ay titik D. Magaling! Ang tamang pangkat ng mga bagay na maaaring magbago ng anyo ng solid patungong liquid ay ang ice cream, yelo, at tsokolate. Dahil lahat ito ay natutunaw sa init ng araw. Pangalawa, anong pagbabagong anyo ang nangyayari sa bagay tulad ng yelo
kapag ito ay inilagay sa mainit? A. Liquid patungong solid. B. Liquid patungong gas. C. Solid patungong liquid. D. Solid patungong gas. Ang tamang sagot ay titik C. Solid patungong liquid. Dahil ang yellow ay solid na kapag natunaw ay magiging liquid ito. Ikatlong bilang. Nakita mo ang iyong nanay na naglagay ng malaking mantikilya sa kawaling nakasalang sa apoy. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa mantikilya? A. Mawawala itong parang bula. B. Walang mangyayari sa mantikilya. C. Titigas ito. D. Matutunaw ito. Ang tamang sagot ay titik D. Dahil matutunaw ang mantikilya sa init ng apoy. Ika-apat. Ang candy at Crayola ay mga halimbawa ng solid. Ano ang maaari mangyari kung ito ay isasalang sa apoy o ilalagay sa may mataas na temperatura? A. Titigas ito. B. Magbubuo-buo ito. C. Unti-unting matutunaw. D. Maglalaho ito. Ang tamang sagot ay titik C. Nakuha mo! Ang candy at Crayola ay mga solid na kung saan kapag tumaas ang temperatura tulad ng sobrang init ng araw, matutunaw ang candy. At ang Crayola naman, kapag inilagay mo sa apoy, matutunaw rin ito. Ikalimang bilang. May kinalaman ba ang init ng araw sa pagbabagong anyo ng mga bagay? A. Opo. Dahil sa init ng araw, ang mga ito ay dadami. B. Opo. Dahil sa init ng araw, ang mga ito ay mawawala. C. Opo. Dahil sa init ng araw, maaaring mag-iba ang anyo nito. D. Hindi. Walang kinalaman ang init na pagbabagong anyo ng isang bagay. Ang tamang sagot ay titik C. Mahusay! Dahil sa init ng araw at pagtaas ng temperatura, kaya nag-iiba ang anyo nito. Ilan ang inyong naging kabuuang puntos? Binabati kita kung ikaw ay nakakuha ng mataas na puntos. Kung mababa naman ang iyong nakuha, muling balikan ang paksa upang mas maintindihan mo pa ang aralin. At para naman sa inyong susunod na aralin, mga bata, maaari kayong magsaliksik tungkol sa pagbabagong anyo ng liquid patungong solid. Suriin ang mga larawan at tukuyin ang sanhi ng nagaganap na pagbabagong anyo sa mga bagay. Isulat sa patlang kung ito ay dahil sa apoy o init ng araw. Magaling, mga bata! Mukhang alam na ninyo ang pagbabagong anyo ng solid patungong liquid. Alam kong marami kayong natutuhan ngayon at nasisiyahan kayo sa ating aralin.
Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Ako ang inyong guro sa Science 3, Teacher Bridget. Hanggang sa muli, kasama at kaagapay ninyo sa inyong pag-aaral ang Puerto Princesa Dream TV!